Hi guys! Welcome sa enginerdmath channel. Sa video na to ay tuturo ko sa inyo ang simple stress. So kung gusto niyo itong matutunan, just keep on watching. Okay, so ang topic natin ngayon ay strength of materials, which is all about simple stress. So, ano ba ang simple stress or stress? So, kasi diba, kapag ang isang bagay ay may nag-a-act na force dito, ang tendency ay ma-deform ito, or worse ay masira ito, lalo kapag na-exceed ng force na yon yung maximum allowable stress lang na ina-allow ng bagay na yon. So, ibig sabihin kasi ng stress, it is expressed as the ratio of the applied force divided by the resisting area. Or, in formula, stress is equal to force divided by area. So, para siyang pressure, right? Force per unit area. So, ito raw yung na-apply nating force doon sa body or area ng isang bagay. So, yung unit niya is megapascal for SI unit at PSI for English unit. It is the expression of force per unit area to structural members that are subjected to external forces and slash or induced forces. So, mahalaga na alam natin or kinoconsider natin sa mga design natin yung allowable or maximum stress na capable ang isang bagay, lalo kapag magsasubject ito sa different force loadings. Okay? So, meron tayong types of simple stresses. So, papasadahan ko lang. So, meron tayong normal stress, shear stress, saka bearing stress. So, yung normal stress, forces applied perpendicular to the cross-sectional area of the material, it can be tensile stress or compressive stress. So, kapag daw yung force is applied perpendicular to the cross-sectional area ng material, normal stress yon. For example, itong bar na to. Yung force na to, itong dalawa, away from the body ng bar, ay perpendicular doon sa cross-section niya, which itong circle. At ito ay tensile stress kasi nagtitend na pinapa-deform niya or pinapahaba niya yung bar. Kapag naman bar in compression, papasok naman yung force doon sa cross-sectional area nung bar. So, ibig sabihin, ang tendency ay lumiit yung bar kasi yung pwersa ay papasok sa body niya. Okay? Meron din tayong shear stress. Forces applied parallel to the resisting area. So, pag shear naman, parallel yung force doon sa resisting area. And then lastly, bearing stress, contact pressure between two bodies. So, itong mga types of simple stresses na to is iisa-isay natin i-discuss. Magsasolve tayo ng problems about them one by one. So, magsasolve muna tayo ng problem about simple stress, particularly itong normal stress. Okay? So, for the first problem, we have a hollow steel tube with an inside diameter of 100 mm must carry a tensile load of 400 kN. Determine the outside diameter of the tube if the stress is limited to 120 MN per meter square. Okay, so meron daw tayong hollow steel, meaning meron siyang butas sa gitna. So, meron siyang, bale, inner diameter, tsaka outside diameter. So, yung inner diameter niya daw is 100 millimeter. Tapos, ang tensile load daw na mag-a-act sa kanya is 400 kilonewton. So, let's say ito yung force na mag-a-act sa kanya. 400 kilonewton. Tensile, so yung direction ng force is perpendicular doon sa cross-sectional area at away doon sa surface. Tapos, yung allowable stress daw is 120 MN per meter square. So, parang 120 megapascal kasi newton per meter square is pascal, right? So, hanapin daw natin yung outside diameter. Ito. Okay? So, ang formula natin is, di ba, yung stress is equal to force per unit area. So, meron tayong given na force, which is yung 400 kilonewton, tsaka meron tayong given stress na 120 megapascal. So,
120 so mega times 10 raised to 6, right? Newton per meter square equals 400 kilonewton or 400 times 10 raised to the third power newton. All over, yung cross-sectional area nito parang yung difference ng area ng larger circle sa smaller circle. So parang in terms of diameter, ang area ng circle is pi t square over 4, right? So ito yung area ng bigger circle minus yung area ng smaller circle, let's say pi small d square over 4. So meron tayong given na diameter netong smaller circle or inside diameter na 100 millimeter. So plug-in muna natin dito sa formula. Pwede kong i-factor out itong pi over 4, right? So parang pi over 4 times quantity d square minus d square, capital D, small d. So pi over 4 capital D square minus, so itong D na maliit, 100 millimeter. So 100 millimeter, gawin natin meter, times 10 raised to negative 3, right? Meter, tapos naka-square pa. Okay? So therefore, pwede na natin ditong masolve si outside diameter. So input nyo lang to sa calcu, then shift solve nyo, masasolve nyo si D. Alpha x si D. So, shift solve nyo, masasolve nyo yung value ng x or yung outside diameter as 0.11935 meter. Or in millimeter, 119.35 millimeter. Okay? Next, we have an aluminum tube is rigidly fastened between a bronze rod and a steel rod as shown. Axial loads are applied at the positions indicated. Determine the stress in each material. Okay, so meron daw tayong tatlong materials. Meron tayong bronze, aluminum, tsaka steel. Tapos, given dito yung cross-sectional area ng bawat material. Sa bronze, 700 mm square. Sa aluminum, 1,000 mm square. Tapos sa steel, 800 mm square. Tapos meron din daw mga axial loads na applied doon sa mga materials natin. So hanapin daw natin yung stress dun sa bawat material. So pwede nating hati-hatiin into different sections itong material natin. So nilagay ko na ng hati dito sa section AA, section BB, tsaka section CC. So para sa bronze, hatiin muna natin sa section AA itong material. So, parang magiging ganyan lang siya. So, meron kang 20 kilonewton dito, tension. So, ang goal natin is mahanap muna natin yung force na nag-a-act dito sa bronze material. So, maglalagay tayo ng arbitrary loading din dito sa hinati nating section, dito sa section AA, para malaman natin yung force na nag-a-act dito sa bronze. So, kahit anong direction, pwede nyong i-assume. So, pwedeng tension, pwede rin compression. So, try nating tension. Anyway, kapag nag-negative naman yung force, ibig sabihin, baliktad yung direction nyo. Okay, so let's say, dito sa bronze, denote natin tong force na to as FB. So, kapag nag-summation of forces tayo along X equals 0, so we have itong 20 kilonewton positive, itong FB negative, equal 0. So therefore, the force acting on bronze material is 20 kilonewton. So makukuha na natin yung stress sa kanya kasi stress is equal to force over area, right? Given naman tayo ng cross-sectional area niya na 700 millimeters square. So divide lang natin yung 20 times 10 raised to the third newton over 700 millimeter square. So, equal to saan? So, tandaan nyo, kapag meron kayong newton per millimeter square, equivalent na yan sa mega pascal. Or, naka-times yan sa 10 raised to the 6th power pascal. Kasi itong millimeter square, di ba, 1 times 10 raised to negative 3. Naka-square pa. So, parang 1 times 10 raised to negative 6. So, nasa denominator siya. So,
may negative exponent siya, so papanig siya sa taas. So magkakaroon ng times 10 raised to the 6 yung expression natin sa numerator. Okay? So equal to saan? Approximately 28.57 megapascal. Next, dito naman tayo sa aluminum. So hatiin naman natin sa section BB. So magiging ganyan yan. So ito yung BB. So huwag natin kalimutan yung mga applied force. 20 kilonewton uli. Tapos 15 kilonewton. So ito palang FB natin. Yung force natin sa bronze, tama yung direction natin na towards doon sa material. So therefore, compression. Okay? Tapos dito, sa section BB, mag-a-assign din ulit tayo ng direction ng force para mahanap natin yung force na nag-a-act doon sa bronze material. So let's say, gusto ko naman tension. Try lang natin ha. So let's say FA, aluminum tayo, di ba? So summation of forces ulit tayo along x equal to 0. So meron tayong positive na 20 kilonewton. Ito, negative 15 kilonewton. Tapos positive FA equal 0. Okay? So ina-assign ko dito na yung mga forces na papunta sa kanan, positive x-axis ay positive. Yung mapunta sa kaliwa, negative x-axis ay negative. Okay, so solving for FA, we have transpose, negative 20 kilonewton plus 15 kilonewton equals negative 5 kilonewton. So mapapansin nyo, negative. Ibig sabihin, mali yung in-assign kong direction. Dito pala, dapat ay papasok doon sa aluminum material. So therefore, ano siya? Compression ulit. So, masasolve na natin uli yung stress dun sa aluminum. FA over A. So, yung nakuha natin is 5 times 10 raised to the 3rd newton over yung cross-sectional area na given is 1,000 millimeter square. So, ito ay megapascal na. So, compute na lang natin itong 5,000 over 1,000, which is simply 5. Okay? Last, dun naman sa steel. Okay, so hatiin naman natin sa portion CC. So, drawing natin yung bronze, draw natin yung aluminum, then portion ng steel. So, ito si CC. So, may force na 20 kilonewton. May force na 15 kilonewton. Ano pa? Isa pang 15 kilonewton. Tapos, assign ulit tayo ng direction ng force dito sa CC. Let's say, tension. So, FS for steel. So, summation of forces along x is equal to 0. Yung mga direction ng force na sa kanan, positive. So, 20 kilonewton. Itong 15 kilonewton to the left, so minus 15 kilonewton. Ito ring other 15 kilonewton to the left, so minus 15 kilonewton. And then itong FS to the right, so positive FS. Then wala na, so equate sa 0. So solving for FS, we have, transpose natin lahat or add na natin dito. 20 kilonewton minus 15 kilonewton minus 15 kilonewton. Negative 10 kilonewton. So, pag transpose natin, positive na siya. 10 kilonewton. So, therefore, tama yung direction natin. This time, yung FS pala is tension. Okay? So, yung stress doon sa steel is FS over A. So, 10 times 10 raised to the 3rd over cross-sectional area niya is 800 millimeter square. 800 millimeter square. So, ito ay megapascal na. So, compute na lang natin yung 10,000 divided by 800. 12.5. Okay? Next, we have, determine the largest weight W which can be supported by the two wires shown. The stresses in wires AB and AC are not to exceed 100 megapascal
and 150 megapascal respectively. The cross-sectional areas of the two wires are 400 mm square for wire AB and 200 mm square for wire AC. Okay, so meron daw tayong dalawang wire. Let's say wire AB tsaka wire AC na nagsosupport dito sa weight W. So, given yung allowable stress doon sa dalawang wire, sa AB is 100 megapascal lang, tapos dito sa AC is 150 megapascal lang. Tapos given din yung cross-sectional area, doon sa wire AB is 400 mm square. So ito yung stress. Tapos doon sa wire AC, 200 mm square. So hanapin daw natin yung allowable weight nito. Assume na balance yung forces or kayang isupport nung dalawang cable itong weight na to. So, walang masisira. So, gawa muna tayong free body diagram. So, alamin natin yung force na nag-a-act dito sa dalawang wire. Okay? So, draw tayo ng free body diagram. So, let's say ito si AC. So, force AC to. Incline 45 degree from the horizontal. Tapos ito si force AB. FAB. Incline naman siya 30 degree from the horizontal din. Tapos ito si weight W. Okay, so since balance yung forces, summation of forces natin sa x-axis is 0. So ito, FAC tsaka FAB, may x component yan. Kapag x component, cosine, diba? So we have x component nung force AC, positive kasi nasa positive x-axis siya, minus x component nung force AB, negative kasi nasa negative x-axis siya. So, wala na, diba? So, equal 0 na. So, sabi ko nga kapag horizontal or x component, gagamitin natin is yung cosine nung given angle multiplied by the magnitude of the actual force. So, therefore, FACX is equal to FAC times cosine yung angle niya na 45 degree minus FABX is equal to FAB times yung cosine nung given angle niya na 30 degree equal 0. So, let's say FAC cos 45 degree is equal to, transpose ko dito si FAB, cosine 30 degree, divide both sides by cos 45 degree, we have FAC is equal to cos 30 over cos 45 degree is what? Approximately 1.225 times FAB. So, relationship 1 yan. Next, dun naman tayo sa summation ng forces along y-axis equals 0 rin dapat. So, this time, meron tayong vertical component ng force AC tsaka force AB. So, para silang positive kasi upward force. Positive y-axis. So, FABY plus FACY. Tapos, itong downward force, yung weight, negative kasi negative y-axis minus W equals 0. So, kapag vertical component, sine naman ng given angle multiplied by the magnitude of the force. So, for FABY, FAB times sine 30 degree plus FAC times sine 45 degree. And then ito, transpose ko na lang sa kabila yung W equals W. So, pwede kong gawin para in terms of force AB tayo, itong FAC, papalitan ko nito. So, parang FAB sine 30 degree plus itong FAC, papalitan ko ng 1.225 FAB tas multiply sa sine 45 degree equals W. So, itong FAB sine 30 is 0.5 FAB. Plus, itong 1.225 FAB times sine 45, ano yun?
let's say 0.866 FAB equals W. So, add natin to, 1.366 FAB equals W. So, therefore, yung force pala dun sa wire AB, pag dinivide natin sa 1.366, equal to saan? Approximately 0.732 nung weight W. And then, para naman dun sa force AC, ito lang yun, diba? 1.225 times FAB. So, 1.225 times FAB na yung nakuha natin, 0.732 times W. So, equal yun saan? Approximately 0.897 times the weight. Okay, so tandaan natin to. So, next, apply na ngayon natin dito yung formula for the stress. So, stress is equal to force over area. Or force is equal to, cross multiply ko si A, SA. Right? So, substitute natin. Dun muna tayo sa force FAB. So, di ba yung force sa kanya is 0.732 W equals, ano yung allowable stress sa kanya? 100 megapascal. Tapos, yung cross-section area niya is 400 millimeter square. So, 100 megapascal times 400 millimeter square. So, di ba sabi ko itong megapascal equal yan sa newton per millimeter square. So, makakancel lang natin to. So, newton na lang to. 100 times 4,000 is 40,000 newton. So, therefore, yung weight natin, considering yung force FAB, divide natin both sides by 0.732. So, W is equal to approximately 54,644.809 newton. Next, dun naman tayo sa force AC. So, same formula, F is equal to SA. So, diba ito ay 0.897 W equals allowable stress is 150 megapascal tsaka yung cross-sectional area is 200. So, 150 newton per millimeter square multiplied by 200 millimeter square. Cancel si millimeter square. Matitira is 150 times 200. 30,000 newton. Then 0.897 W. So, divide natin by 0.897 both sides. So, W here is what? newton. Okay? So, ngayon, compare natin. Meron tayong weight na 54,644.809 newton, tapos 33,444.82 newton. So, anong pipiliin natin? Of course, yung mas mababa. Kasi ito lang yung kaya nung war AC. So, kapag ito yung ginamit nating weight, may exceed niya yung allowable force or loadings na kaya ng war AC. Kasi nga, mas mataas na yung 54,644 sa 33,444 na kaya niya lang. So, hindi na magiging balance yung forces. Masisira na yung war AC. So, babagsak na yung weight. Okay? So, therefore, ang pinaka allowable weight is ito lang, 33,444.82 newton. So, I think that's it muna for this topic, simple stresses. So, siguro sa next video, magsasolve tayo ng more problems about another type of stress. So, abangan nyo lang yung next upload ko dito. Okay? So, sana ay may natutunan kayo sa video na to at maraming salamat sa panunood.